pare, 4 hours kang nag-antay. Pero hindi na ma-reveal yung gender ngayon kasi ayaw magpakita ni baby, nakataog siya. Upset ang position niya and yung umbilical cord ay mga nakaharang. Daddy! Mommy! Tia! This is my 23 weeks pregnancy. Marireveal na mamaya yung gender nito. So, abangan niyo yan. So ngayon, alis na muna kami kasi ang appointment namin is 4 to 6 pero 2:15 pa lang. Punta na kami ng maaga kasi baka umulan. Okay? Ito ang outfit namin ngayon papunta sa check-up. Come on, baby. Let's go na. Bye-bye, boys. Okay, come on, let's go. Bye. Bye-bye! Alas-tres pa kami dito, alas-6 na. Naglaro na siya ng 1 hour. Nag-grocery na ako. Andito pa rin kami sa clinic. Ubus na rin yung dede niya. Sana lang magpapalig niya. Oh, Jaya, come. Oh, Jaya na lang. Jaya ka na lang yan. Ah, here is your pencil. Come on, Jaya. Come on. Go ahead. Let's go. Okay. Pero ka na lang. Ano na? Sarado lang po yun. Ito na yung result ng aking congenital scanning na ginawa na napakatagal nang nag-antay. 4 hours kang nag-antay. Pero hindi na ma-reveal yung gender ngayon kasi ayaw magpakita ni baby, nakataog siya. Upset ang position niya and yung umbilical cord ay mga nakaharang. Pinilit ni doktora ay namin na tumihaya siya. Kaso, ayaw talaga niyang tumihaya. Yung tiyan ko, ganyan o, kinalog na ng pelog ko, ganyan. Ginaw namin ng ginalaw. Magilid na ako.
nagkabi-kabi lang na akong tagilid. Ayaw talaga niyang magpakita, ayaw niyang tumiyaya. Pero ang galaw-galaw nito pagali. Hindi namin malaman kung ano talaga yung gender niya. Okay naman yung result ng genital scanning. No cleft palate, yung eyes, nose, mouth, and ears, kompleto lahat. Internal organs, hands, dalawang feet. Okay lahat, pati ang internal organs, ang heartbeat is okay. So, napapasalamat naman ako doon. Kasi all is well, all is good. Kaya naman yung gender, kung ano yung lumabas, basta ang importante sa akin is healthy yung baby at okay siya. Ito kasi yung 23 weeks, yung congenital scanning, doon yung tinitingnan yung parts of the body ng baby. So, okay naman lahat. Ang problema, hindi ang problema. Ang uulitin lang namin is yung gender reveal kasi confusing pa, doubtful pa si doktora doon kung anong gender talaga ng aking baby kasi nakataob siya. Bukod siya na nakataob siya, yung pang umbilical cord niya is nakaharang. And naka-bitch position siya kasi 5 months pa lang. So, ikot pa lang iikot yun. Ang galaw kasi niya. Yung una, ang sabi ni Doc, it's a boy kasi may egg, may testes. Pero maliit lang. Kasi nakataob, hindi talaga namin makita. So, nag-guess si Doc na lalaki daw kasi maliit nga lang, hindi makita kung boy or girl. Pero, doubtful pa din siya kasi yung clitoris daw, saka yung penis, is mas malaki daw yung clitoris kapag nasa tiyan pa or nasa womb pa yung baby. So, hindi talaga pa namin 100% sure kung boy or girl. Pero sabi ni Doc, kung boy daw ito, dapat daw may nakalawit. Pero, hindi nga namin na-distinguish kung boy or girl. Pero sabi ni Doc, mas ang chances daw nito maka daw girl ulit. Kasi hindi na naglalawit. So, kapag tumihaya siya, sigurado na siyang makikita kung ano talaga yung gender niya. So, hindi ko ma-reveal yung gender niya as of now kasi we're not 100% sure. Kailan namin nag-antay dun sa doktor bago talagang gusto ni baby na i-surprise talaga kami kasi almost 4 hours kami nag-antay doon. And yet, nung mag-ultrasound na kami, nakataob siya. Ayaw niyang tumihaya. Kaya hindi namin na-reveal yung... Re-reveal ko sana yung gender test ko. Yung ginawa ko yung baking soda, diba? Yung baking soda ang lumabas kasi is nag-bubbles, nag-fizzy. Is a boy. So, dun sana natin malalaman yung basehan kung is a fact or bluff yung baking soda. So, hindi natin marireveal ngayon kung ano talaga yung gender niya. So, sa next pa na ultrasound ko na makikita talaga na 100% sure na. So, now, surprise muna siya. Hindi ko pa marireveal. And, okay lang kung babae man siya or lalaki. Pero, kung babae man ito, I'll try again for a boy. Pero last na yun kasi I'm 38 years old na and ayoko naman mabundis na matanda na kasi mahirap sa akin at risky na rin sa baby. Kasi ko 38, kung 2 years apart pa yung agwat, is 40 years old na ako nun. So, mag-try again na ulit ako kung ito ay baby girl ulit. So, yun lang muna and bye-bye! See you again!